Hello, what's up, Axie fam? Welcome back to the channel. For today's video, I will show you some tips and some guide for arena mode. Right, ito yung PvP guys dito sa Axie Infinity. Right, let's start. Bago tayo pumasok ng arena, tignan muna natin yung mga Axie natin. So, yan. Ang first tip ko sa inyo actually is dito. Yung lineup ng or yung paano mag-perform yung Axies nyo sa loob ng battle. Ito yung gamit ko and ito rin yung gamit ko sa adventure. Why? Kasi yung slots na meron yan, actually yan yung magde-determine kung ano yung aatakihin ng Axies nyo or kung sino yung aatakihin ng Axies ng kalaban nyo. Kung nasa top lane siya, ang aatakihin niya automatically yung mga nasa top lane. Pag wala na sa top lane, then yung susunod na malapit, which is nasa gitna, and then yung nasa baba. However, you need to take note na pag merong nasa front, like itong sa akin, nasa front yung plant, syempre yan ang unang atakihin. Pero pag let's say ang form nyo is ganyan, and after that, na, after mamatay ng plant mo, yung kalaban, pag nasa gitna yung umaatake, 50-50 kung sino atakihin niya. So, para sa akin, ang pinakamagandang form ganito, para same yung atakihin nung mga nasa linya, which is yung beast natin, saka yung aqua. And nasa likod yung aqua natin, kasi aqua yung pinakamabilis. As you can see, 55 yung speed niya, and 31 dito sa plant, and 40 dito sa beast natin. Aqua yung nasa likod kasi malakas atake and mabilis. Very important to sa mga 1v1 or 2v2s sa later time ng mga PvP. Kailangan mabilis umatake kasi pag 1v1 kayo, unahan na lang minsan kung sino makauna maka-atake, siyang mananalo. So very important na matira or mabuhay yung backlane mo, which is sa atin yung aqua. However, importante rin yung middle lane, which is yung ating beast, kasi sobrang lakas ng atake niyan. Kayang mag one hit yan or one round damage para mamatay yung mga plant or kung ano mang Axie ng kalaban. So yun ang first tip natin. Alright guys, so second naman is yung pagbibilang ng energy or pagtansya ng energy ng team mo at sa kalaban. So, first round, pagpasok nyo sa battle, meron kayong 3 energy, guys. Nasa sa inyo yun kung gusto nyo mag-pass that round or mag-atake kayo. Normally, ako nagpa-pass ako kasi every other round, after the first round, 2 energies ang ibibigay kada round. Well, may plus din yun kapag yung mga card nyo is yung may additional energy. Like, tingnan nyo yung sa beast natin. Itong third skill niya, gain 1 energy per critical strike dealt by your team this round. So, may dagdag energy pag nakaka-critical daw. However, take note nyo, first round, yung pinakaunang round, 3 energy. Next rounds, yung mga susunod na rounds, lahat yung 2 energy na lang. So, you need to properly count or magtansya ng energy yung gagamitin sa kada round. Siyempre, sa kalaban, you need to consider that also. Kasi doon mo madedetermine kung aabot yung energy niya para patayin yung mga Axies mo. Alright? Mamaya, makikita nyo kung ano yung energy na sinasabi ko. And then, yung third tip na pwede kong ituro sa inyo is yung pagbibilang ng cards or counting the cards. Take note, guys, sa kada round or sa isang shuffle ng, let's say, deck, meron kayong 4 na card kada isang Axie. So, total, 3 Axie, may 12. Sa isang deck, may 12 cards kayo. Alright? Sa pagbibigay ng cards, it's random. Pag naglaba o pumasok kayo sa adventure or sa PvP, random ang pagbibigay ng cards. However, take note na 2 beses lang pwedeng lumabas yung card mo hanggat hindi pa natatapos lahat lumabas ng card. So, for example, itong
first skill ni Beast natin, pwedeng lumabas yan dalawang beses agad. After that, hindi na lalabas yan not unless lumabas na lahat ng card sa isang deck, which is yung sa plant mo, sa aqua mo, and yung mga iba pang card sa Beast mo. So, anong ibig sabihin ng bakit importante yun? Kasi, titignan mo rin yung sa kalaban. Tatansyahin mo, kailangan mo ilagay sarili mo sa kalaban na lumabas na pala itong mga card na to. However, medyo complicated niya kung iisipin kasi titignan mo pa yung cards ng cards ng kalaban mo. Tatansyahin mo rin kung ano yung mga ginagamit niya. However, importante yun kasi malalaman mo later on, sa later rounds, kung ano na lang yung mga cards na meron siya. So, ganun din sa sarili mo. Tignan mo kung ano yung mga cards na lumalabas sa'yo. So, i-assume mo later on na lalabas na itong mga card na to. Since hindi pa lumalabas nung simula, definitely lalabas din yan mamaya. So, yun, naabang-abangan nyo lang din. Tatansyahin nyo kung ano yung mga card na lalabas sa inyo. So, importante yun. Okay? So, yung iba, sa in-game na lang tayo or sa loob tayo ng PvP, ibibigay ko sa inyo yung mga ibang tips. Alright, so may 5 energy nga pala tayo guys. Explain ko lang to. Pag may energy ka, tapos nag-arena ka, may makukuha kang SLP. Normally, pagka below, hold on, let's check that one. Give me a second guys ha. Ayun. Pagka, hindi ko makita eh. However, merong ano, SLP na makukuha pagka nag-aarena ka ng may energy. Pagka naka 1,100 ka to 1,200 yung MMR mo. Ano bang, sige natin kung lalabas yung MMR natin ngayon. Ayan, naka 1,126 ako. So, kung naka 1,100 ka and above to 1,000, alam ko hanggang 1,200, 7 SLP makukuha mo kada panalo mo. So, if you have watched my previous video about sa adventure guide, normally, dun ko ginagamit yung energies ko kasi kailangan natin magpataas na magpataas ng level. So, I don't recommend this. However, kung very confident kayo sa skills nyo sa arena, definitely okay to kasi malaki ang makukuha nyo SLP per day pag nag-energy arena kayo. Alright? However, again, mas para sa simula, kung nagsisimula ka, mas maganda mag-adventure mode ng may energy para ma-experience yung mga axis mo mas mabilis mag-level up. Mas malayo yung mararating yung stages. So, mas mabilis kayo magka-farm ng SLP sa adventure. Okay, kung hindi nyo pa napanood yung video na yun about sa adventure guide ng Axie ko, click nyo na lang yung link above. So, yun. Start na tayo. So, click nyo lang tong arena. Mag-start na to. Try tayo ng isa. Manalo-matalo. Let's see. So, si Gabo 2, plant, bird, saka bird ata to. Oo nga. Ayan. Ito parang halo to. Halo ng halo-halo actually. Anyway, sige. So ngayon, tignan natin ang mga gagawin. Ayan yung mga sinasabi ko, may energy sa kaliwa, tatlo. Yung fourth tip ko, make sure na binabasa nyo yung kung sino yung pagkasunod-sunod ng titira sa taas. Ayan, round 1. So, yun, 2, 5, 6, yung pang second, 5, at 6 tayo titira. So, however, ngayon, mukhang magpapas lang tayo. Wait lang. Yan. Yun, naka-agaw tayo ng energy sa kanya. Naka-damage pa. So, okay yun. Heal. So, ginamit natin sa plant natin is heal, and yung first skill, vegetal bite. Nantay natin yung turn niya. Yan, umatake siya.
True damage. Yun. Yun, namatake ulit. Nagsi-self-heal siya. Maganda yung skill niya, ha? May self-heal pag umaatake. However, may heal din tayo. At atake din tayo, syempre. Yun, energy destroyed. Isip tayo ng gagawin natin. Siguro, ano na lang. Ito muna. Bawas tayo ng 1 energy lang. Mag-pass siya. Yan, kaya na natin patayin ito. Gamit tayo ng ito. Yan. Para walang last stand yung skill niya. Walang pang last stand yun. Uy, inatake niya yun sa likod. Yan ang kagandahan sa bird. Nakaka-atake sa likod. Grabe, muntik na mamatay. Uy, bakit yun ang inatake? Upatay. Very odd yun guys, ha. Inatake niya yung nasa likod. Not sure bakit ganun. Pero I think dahil inatake niya tayo. I'm not sure. First time ko nakita yung ganun. So, anyway. Patayin na natin itong nasa unahan niya. Ayan, gain energy. Yun. Ganda ng skill natin guys. Pag nagki-critical, may gain energy. Ayan o, yung ivory stab. Samahan mo ng guaranteed crit. Uy, sumuko guys. Nice one. So yun, kita nyo naman. Mag-earn tayo dyan ng SLP dahil may energy tayo. So plus 17. Kita nyo, yun. Times 7. Tama nga tayo. Pag 1,100 to 1,200, alam ko times 7 yung SLP. So, yun. Okay. So, yun guys. Ang basic na pag-a-arena. I hope may mga natutunan kayo. Pero kung may mga question pa kayo, just put it on the comments and we'll see kung masasagot natin yan guys. So, ayun, I think na-cover naman natin yung basic ng pag-a-arena. Subscribe kayo sa channel natin guys kung gusto nyo, and i-like nyo rin yung video natin, and don't forget to hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos natin, lalong-lalo na about sa Axies. Alright guys, thank you for watching, appreciate it. And see you sa ating next video. Grind, grind muna tayo. Bye!